Today is called Good Shepherd Sunday. And the sheep and the shepherd know each other. How does the shepherd talk to the sheep? How does the sheep make known its needs to the shepherd? They understand each other. The sheep know the voice of the shepherd. The voice. If our shepherd is the Lord, as the responsorial psalm declared, then the question needs to be asked, how can we recognize the voice of the Lord today? How can we recognize the voice of the Lord when there are so many voices that we hear? We hear the voice of the vendors in the market, the voice of the politicians, the voice of business people, the voice of entertainers, the voice of advertisers, the voice of priests, the voice of parents, the voice of children. And there is still an invisible voice which comes in the forms of likes and emoticons on social media. How do we recognize the voice of the Lord in the midst of the conflicting voices that we hear? Ibang-iba po, mga minamahal kong kapatid. At mahirap talagang kilalanin yung tinig ng Panginoon. Sapagkat yung tinig na ito ay maaaring sabihing plunge into the deep. Pero yung tinig na ito ay pwede rin sabihing go up to the mountain and pray. Yung tinig na ito pwede rin sabihin be light for the world. Pero yung tinig na ito pwede rin sabihing go to your room and pray to me in private. Yung tinig na ito ay pwedeng bulong, pero yung tinig na ito ay pwedeng kulog. Yung tinig na ito ay pwedeng magsabing come follow me, pero yung tinig na ito ay pwedeng magsabing humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Yung tinig na ito ay maaaring magsabing your sins are forgiven, pero yung tinig na ito ay pwedeng magsabing repent and turn away from sin. Ang ibig kong sabihin, mga minamahal kong kapatid, ay mahirap maintindihan at marinig ang boses ng Panginoon sapagkat ang boses ng Panginoon ay hindi lamang mula sa iisang direksyon. Hindi lamang mula sa iisang direksyon. Hindi lamang sa dalawang direksyon. Because the voice of God is everywhere. The voice of God is through everybody. The voice of God can be heard anytime. At hindi lamang yon ang contradiction ng Panginoon. Ang tanong po ay, ano ba ang mahal niya talaga? Yung isang naligaw o yung 99 na nasa loob ng kawan? Kapag ang pakiramdam natin, ang Panginoon ay bibigyan ng atensyon yung naligaw at ang paniwala natin ay iiwanan na yung 99, huwag nating kalilimutan na nang makuha niya yung naligaw na iisa, ang una niyang ginawa ay isinama yon sa 99. Hindi ibig sabihin ay pinabayaan yung marami. Hindi ibig sabihin ay kinalimutan yung iisa. Ang ibig sabihin, mahal niya ang tigi-tigisa. Mahal niya ang pangkat-pangkat. Mahal niya ang pagkakaiba-iba. Subalit mahal niya ang kaibahan ng bawat isa. Contradiction. The voice of God may be a contradiction for us. Ano ba talaga ang dapat? Yung bang pastol, dapat amoy tupa? Pero kapag pinag-isipan nating mabuti, kapag yung pastol talagang amoy tupa, eh baka sumunod yung tupa sa kapwa tupa. Mayroong amoy yung pastol na hindi amoy ng tupa. At yon ang nakikilala ng tupa. Ang ibig sabihin, yung pastol ay pastol at tupa na pinagsama. Yung pastol ay amoy tupa at amoy tao. Yung pastol ay amoy tao at amoy Diyos. Kaya nakikilala natin
may amoy natin, pero yung amoy niya ay nag-aanyaya sa ating linisin din yung ating amoy upang makatulad sa Kanya. Contradiction. Contradiction, plunge into the deep or go to the mountain. Magdasal ng tahimik at tago o maging liwanag na nakikita ng lahat. Ano ba talaga? Amoy pastol ba? Amoy tupa ba? O amoy pastol at tupa? Ano ba talaga? Mahal niya yung isa? O mahal niya yung marami? O mahal niya pareho yung isa at marami? Contradiction. Ano ang itinuturo sa atin ito, mga minamahal kong kapatid? Ito lamang. Kung ang ating pananaw, ang mundo ay black or white, sinasabi ng mabuting pastol, no, the world is black and white. Kung ang pananaw natin, ang mundo ay dapat na right or wrong, ang pastol sinasabi sa atin, no, I speak to you when it is right and I encourage you. I speak to you when you are wrong and I teach you. Ano ba talaga? Day or night? Day and night. Ano ba talaga? Right or wrong? Right and wrong. Ano ba talaga? Mga minamahal kong kapatid, left or right? Left and right. Ang ibig sabihin, sa itaas o sa ibaba, sa kaliwa o sa kanan, sa harap o sa likod, magkasama ito. Kaya siguro hindi natin maintindihan ang pastol at akala natin contradiction siya ay sapagkat yung ating pananaw ang mali. Siguro yung ating pananaw ay isa lang, hindi dalawa. Siguro yung ating pananaw ay namimili. Siguro yung ating pananaw ay hindi kumikilala na ang pagkakaiba ay kayamanan din. The Lord looks contradictory and the voice sounds contradictory. But it is not so. The voice teaches us it is both black and white. It is both right and wrong. It is both lost and found. It is both individual and group. It is both individual and community. It is both, not either or. Huwag ho ninyong ituturing na kalapastanganan. Pero itong COVID-19 at ang Diyos na mabuting pastol ay parang pareho. Bakit? Sapagkat yung COVID-19 walang mayaman o mahirap. Yung COVID-19, walang Asyano o Europeo. Yung COVID-19, walang bata o matanda. Yung COVID-19, walang mangmang o may pinag-aralan. Yung COVID-19, walang lalaki o babae. Yung COVID-19 ay umaatake sa lahat. Parang Diyos din. Right and wrong, black and white, left and right, front and back. Ang pagkakaiba lang, mga minamahal kong kapatid, ang inio-offer ng Panginoon para sa lahat, right or wrong, front and back, up and down, ay kaligtasan. Samantalang COVID-19 ay hindi Panginoon at wala siyang kapangyarihan ng Diyos at ang ibinibigay niya sa atin ay panganib. Therefore, my dear brothers and sisters, choose. If you cannot understand the contradiction of the shepherd's voice, it is not the voice that is contradictory. It is our minds that are prejudiced. If you cannot hear the voice of the Lord and it sounds contradictory, it is not the Lord who is contradictory. It is rather us who are biased, who are blinded. Mga minamahal kong kapatid, ang Panginoon at ang Kanyang pagmamahal ay para sa lahat. Ang virus, sakit at kamatayan, lahat din ay pinagbabantaan. But let us choose the Lord in being inclusive.
Let us choose the Lord in being all-embracing. Let us choose the Lord who unites and makes us one, belonging to the same sheepfold. Bago tayo naging Pilipino o Chino, tayo ay tao muna. Bago tayo naging Dilawan o DDS, tayo ay Pilipino muna. Bago tayo nagkasakit ng nakakahawa o malusog na hindi nakakahawa, tayo'y nilikha muna ng Diyos. Bago tayo nagkawatak-watak, iisa lamang na bansa ang nilikha ng Diyos. Bago tayo nagkaiba-iba, iisa lamang talaga ang lingwaheng ginagamit natin. At ito ay hindi ang Tagalog o Ilocano o Cebuano, kundi ang lingwahe ng pagmamahal at pagmamalasakit. My dear brothers and sisters, we will always be different from one another. Pero kung palagi na lamang pagkakaibang ating titingnan, komunista o kapitalista, mayaman nakawan nyo, mga pari parilin nyo, adik itapon nyo, kapag ganito ang ating pananaw, hindi nga natin maririnig ang tinig ng mabuting pastol sapagkat ang ating tenga ay iisa lamang at hindi na dalawa. Ang pinakikinggan lamang ay ang virus ng karahasan, ang virus ng walang pakialam, ang virus ng kamatayan sa halip na pakinggan ang tinig ng pastol na nagliligtas, nagbubuklod, nagmamahal, nagpapatawad. Piliin natin, shall we serve the Lord? Shall we love like the Lord? Or shall we attack like the virus? As for us who believe in the Lord, we must serve the Lord, love like the Lord, live like the Lord, and live for the Lord. That is our salvation. Kung hindi natin pipiliin ang Panginoon at ang paraan ng Panginoon na pagmamahal, maaari magkaroon ng vaccine ng virus, pero mananatili tayong naglalakad sa kadiliman sapagkat ayaw nating tingnan ang liwanag ng tinig ng mabuting pastol.